I called up my secretary. Sabi ko, Bet, magpahanda ka nga ng yung first day, ha? Nung the same day na yun, 500 packs of... May tumatawag sa'yo, idol, ha? The Bising Bees. Ayun na nga. Maghahanda ka ng 500 packs of food, sabi ko. No. Kompleto na. So, yun muna. Pinakain ko muna yung taga-EDSA. And then, mga natapos ako, alas 5 ng hapon, balik ako sa bahay. Kinabukasan, the same way, nilakihan ko na. Dumami 4,000 na. 4,000 naman. 4,000 na pagkain, na food pack. Na yung inikot namin doon, sa kahabaan na ng EDSA. And then, pag-uwi ko, may humihingi na ng bigas. Yeah. Ako humingi ng bigas doon yung mga katulong ng kapitbahay ko. May humingi ng bigas. So, sabi ko, sige, bibigay ko sa inyo bukas. What I did is, tumawag ako sa Nueva Ecija, nag-facilitate ako ng 1,000 kaban, dalawang 500 sacks of rice, dalawang truck yun. Dami na nun, oh. And then, sabi ko, i-adjust ko na muna yung gagawin kong humanitarian ng second quarter of the month. Kasi parang last February, pandemic. Bago mag-lockdown, nagkaroon ako ng optical mission sa Peña Blanca, Cagayan, kung saan almost 200,000 na katao yung binigyan ko ng libreng salamin sa mata. Mm. So, yun. So, nagpa-deliver ako ng bigas. Sabi ko, hindi ko ito kakayanin. Sabi ko. Ngayon, tinanong ko yung mga men in uniform. Sabi ko, ano yung pinaka-worst na mangyayari? Okay. Sabi niya, marami na ako naririnig. Kwentuhan ng kwentuhan. Laman naman ako. Mahilig lang ako makinig . 2 days lang daw yung window na binigay ng ating gobyerno para sa ating mamamayan. Oo. So yung iba, walang ipon, yung iba, walang tabi. So ang kinatatakutan talaga ng ating mga kapulisan is yung magkaroon ng looting. Yun. Oh, so, ng mass looting. So sabi ko, pag may kakainin na ba, pag may bigas ba ang tao, hindi ba maiibsan ba yan? Sabi niya, sir, kung maibibigay agad ng gobyerno yung kanilang ayuda, yung amelioration, baka maiwasan yung looting. Kasi kinatatakutan yan sa sobrang dami ng tao na hindi nakapaghanda. Pero yun mo, nung unang-unang araw ng lockdown, yan yung pinakamahirap. Kasi 2 days lang yung window. So, ang ginawa ko, sige, tutulong ako. Sabi ko, magbibigay tayo ng relief. Oo. Yun na, umorder na ako. And then, natulog ako noon ng mga alas 3 ng hapon. Kinabukasan na yung sinasabi ko. Oo. Pag-gising ko ng alas 5, sabi ko, Panginoon, gabayan mo ako. Pero naka-order na ako ng bigas noon. Oo. Ngayon, nagsasalita na, sir, yung 1,000 sako mo, hindi kakayanin yan. Dito lang sa kalahati, 2 barangay lang sa Maynila. Kanino mo pinamigay yung 1,000 sako, idol? Kanino? Halo-halo na yon. Merong Payatas, merong Quezon City, lahat ng mga MMDA, nakakuha ng tigitigisang sako, lahat ng mga polis dito sa may Ugong Norte, tigitigisang sako, yung mga detachment dito, tigitigisan sa ako, marami. So hanggang nung bago pa dumating yung bigas na yon, nung hapon na yon, pagising ko, sabi ko, kailangan gumawa ako ng paraan para lahat ng mga katulad ko na may pera, tumulong. Ang unang-una kong challenge is yung may-ari ng World Balance, si Bernard Chong. Oo, oh, Bernard Chong. Bumili agad din siya ng 1,500 sacks. Here comes the men in uniform. Sabi ko, yung 1,000 sako, ang napuntahan lang nito, Payatas, 100. Tapos the rest dito lang sa paligid, naubos. Oo, konti lang. Sabi ko, So, hanggang sa nung nakita nila, dahil nga, ang ginawa ko ay challenge lahat ng kapitbahay ko. Ayun na, doon na sila nagalit sa akin. Nagalit na sila dahil kinalampag mo sila. Kinalampag ko sila. So, yun. Sabi, i-text mo nga si Mayo. Sabi mo nga kay Mayo na may kausap ako, naka-live ako. Oo. Sabi mo, naka-zoom ako, may kausap ako. Tawag ng tawag . Ayan. So, ngayon, challenge ko ngayon yung mga kapitbahay ko kasi I'm thinking na 50% lang sa kanila yung sumagot at willing magbigay ng 10% ng kanilang kayamanan. Oo. Marami ka kahit paano, makakasurvive tayo. Tama. 15 days lang naman . Yeah. Tama? Tama. So, instead na sumagot, mga nagalit pa sa akin. Anda na yun, pinag-isipan na ako na hindi maganda, kung ano-ano na, kesyo na ilagay ko raw sa risk yung buhay nila. Pero, hindi kasi nila nakikita yung bright side nung ginawa ko.
Oo nga eh. Doon ka na nakita. Pero maganda rin yun. Naging way yun. Kasi ang daming mayayaman sa buong Pilipinas na nagsagutan ng challenge ko. Yun nga eh. Ang tanong ko sa'yo, Idol, saan na yan? Paano mo naisipan yung mayaman challenge na yan? Hindi kasi kaya nga mayaman. Yung mayaman lang ang may kapasiting tumulong, pare. Hmm. Kasi kung yung mahirap, hindi naman, paano mo i-challenge yung mahirap, ano bibili nun? Uunahin nun yung sarili niya. Tama, oo. O kaya I started to show na tularan niyo ako. Kung hindi, baka magkaroon ng looting, pinasok pa yung mga bahay-bahay natin, mas lalo pang... Lalo magkagulo. Magkagulo. And then, eto na. The third day, pa-deliver na naman ako ng 1,000 sacks of price. Mm. At sabi ko, God, I pray. Mm. Bahala na. Tumawag na yung misis ko. Nasisira na daw ulo ko. Sabi. Sabi ng misis ko, nasisira na ulo ko. Ngayon, nung hapon, binabaan ko siya ng telepono. Ito yung pangatlong araw, 18 na to. Tinawagan ko siya, sabi ko, pagtsagaan mo na kung ano meron tayo dyan. Kasi malamang sa malamang, hindi kami makaligtas dito sa Pilipinas. Pero gusto ko magkaroon ng kasaysayan yung buhay ko. Oo, yun nga eh. And then, eto na. No. Tumawag na yung Cagayan, tumawag na yung Isabela. Marami na nagsitawag. Nung March 21, nag-facilitate ako ng almost 100 tonelada para dyan sa lalawigan ng Cagayan. Saan galing ang bigas? Saan galing? Doon na rin, sa Cagayan. Cagayan na rin, o. So nagbigay ako dyan sa DSWD, Regional Office ng 10 tonelada. Tapos bawat bayan doon sa 3rd District, tiglilimang tonelada hanggang doon sa kaduluduluhan ng Cagayan, yung Santa Teresita. Nagpadala rin ako ng 5 tonelada. Ang bilangan dito, Paul, tonelada na. Oo nga eh, tonelada. Hindi sako-sako eh. Kami dito. Hindi na sako-sako, Paul. Grabe. Tonelada na. Oo. Ang ganda ng effect mo. Anyway, pare, ano, kasi controversial ka na eh. Kasi ang dami ng bash sa'yo eh, di ba? Eh, pare, yung mga basher ko. Oh, eh, ano masasabi mo sa kanila? Wala naman tunay dyan, puro fake account lang yan. Iisa lang yung totoo dyan, si Manuel Mejorada. Sino yun? Yung matandang basher. yung naposasa ni Drilon. Oh. Okay. Wala naman totoong tao dyan eh. Oh. Alam mo, yung mga taong natapakan ko yung ego, mm, nagtulong-tulong sila eh. Nagbayad nga sila eh. Diba? Yeah. Si Cian Gasa nga, binayaran nila. Ipilos pa ni Cian Gasa yung resibo. Yun, oo. Yan na. Diyan na yung mga umpisa na yun. Ah. So, kasi dito, ang hindi nila maintindihan, bakit kung pinaghirapan ko yung pera, bakit ko ibibigay? Oo, totoo. Hindi nga, sabi nga, di ba, ang nagastos mo, pare, honestly, hundreds of millions. Totoo ba yun? Yes. Hundreds of millions. Tinulong mo sa tao. Pero ano yan? Bigyan kita ng idea. Pinagbilang ko yun ng property ko. Kasi last 2018, nagbenta ako ng 50 hectares along highway. 36 hectares along the highway. Property ko sa Isabela. Okay. Sa Cagayan. So, malinis yun. Yung pera ko malinis. Tinatanong nila. Sira daw ulo ko nga eh. Tapos, itong year na to, nagbenta ako ng isang bahay dito sa Miranila. Bahay ko yun. Nakapangalan sa akin. So, yun. 40 million din yun. So, yun lahat inuubos ko. Grabe. As in. Oh. Ay, pinangako ko sa sarili ko, hindi ako hihingi ng donasyon. Kasi sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na sa akin. May kabuhayan naman ako sa asawa ko. May kabuhayan naman kami sa Japan. Yun, so, yan. Kung ito yung magiging kasaysayan ng buhay ko, bakit hindi? Ngayon, hindi nila lagi nilang idinidikit na baka tumakbo kong politiko. Yun ang tanong ko, pare. Ano ba? Ayan ha. Kasi marami nagsasabi, bakit si FLM ang lakas tumulong? Ang lakas, sikat na sikat ngayon sa pagtulong. Tatakbo ka ba? Anong posisyon ang tatakbuhin mo? Partner, kahit kagawad, di ko papangarapin. Hindi, seryoso ha. Talagang... Wala, partner. Kahit kagawad, di ko pa... Ang sarap-sarap ng buhay ko maging privado, pare. Oo. Kumbaga, sabi ko, meron na... Binigyan ako ng Diyos ng tamang kaisipan at matibay na pangangatawan. At least, dumaan na ako sa landas ng buhay ko na to, partner. Meron na ako nagawa. Oo, nakilala ka sa pagtulong mo. Yun na yun. Pero yung sasabihin nila na
na mamumulitik ako kaya ako 'to ginagawa, partner. Kalkalin nila yung Facebook ko 2007 pa lang. Oo. Wala na akong ginawa kundi puro pagtulong. Kaya nga hindi ko nila, alam mo yun, hindi ko binobroadcast eh. Oo. Tama. Kaya lang ito naging sensation na dahil nagmayaman challenge ako eh. Biruin mo 1 million subscribers ka na sa YouTube. Ha? Actually, overnight binigyan ako ni God ng 800,000 subscribers. Wow, ganun ka on fire. Overnight. Oh. Yes. Anyway, idol, may tanong ako sa iyo. Nakita ko yung ano, ayan oh, yung sa likod mo, yung asawa mo. Ay, ang ganda oh. Sa Japan yan, Japanese, di ba? Yes, Japanese. Paano mo niligawan yung asawa mo, pare? Paano mo niligawan? Wala, pumunta ako ng Japan. Oh. Kasi meron kami negosyo doon, yung Tokyo Kentaku Limited. Kami yung mga naggagawa ng ano, ng mga condominium. Okay. Tapos meron kami mga renta car. Makita ko yung misis ko, ano lang? Ano lang? 30 minutes proposal lang, partner. Grabe ka naman, pare. Idol, 30 minutes. Oh! Kay ganda ng asawa mo. Ano pangalan ng asawa mo? Mayu Murakami. Okay. Miss Universe, Japan. Seryoso? Yes, crown. Grabe. Anyway, ayos. Okay yun. So, 30 minutes, ano lang? 30 proposal. Minutes. Yan si Idol. Ito, tanong ko pa isa, Idol. Sorry, magtatanong ako, ha. Mga tatanungan na kasiyahan lang natin, pare. Ano nangyari kay ano, pare? Kunwari lang, si Baron Geisler. Baron Geisler. Humingi ng bigas sa'yo. Bibigyan mo ba? Bibigyan ko. Pero pinatawad mo na siya. Alam mo, hindi naman ako marunong magtanim na sama ng loob, eh. Okay. Kumbaga, ang katwira ko kasi, binabato muna ako, sinampal mo na yung kaliwang piske ko, ibibigay ko pa yung kanan eh. Kasi ang prinsipyo kasi dito, partner, is ano eh, kung karangalan ko ang makatulong sa iba, tapos, syempre, kaya ko naman silang durugin eh. Okay. Kapag dinurug ko sila, anong karangalan ang matitira sa akin? Bakit pa ako gagawa ng mabuti eh? Gagawa rin pala ako ng masama. Okay. Ayun yun. Idol, ito naman, idol. Kung isa sa pelikula ang iyong buhay, pare. Kung isa sa pelikula, ang ABS o ang GMA, sino ang gusto mong gumanap na artista? At bakit? Pwede ba ako na lang? Hindi, siyempre pili ka ng artista na. Artista? Yung storya mo, pare. Gaganap sa buhay ko? Oh, Rafael okay. Rosel. Rafael Rosel? Sino yun? Rafael Kimpo Rosel. Ah, sa search ko, sorry. Hindi ko pangalan, ha? Bakit siya? Actually, inabutan lang ng lockdown, ginagawa na yung pelikula ng buhay ko eh. Siya yung bida eh. Ah, ganun? Sino? Seryoso? Ay, isa. O, tiga mo, sakto pala. Anyway, ang mga nakilala ko kasi yung mga nakaalitan mo or naka-anuan. Grabe magtanong to si Paul Artadi. No? Pare, masaya, di ba? Eh, no? Ay, hindi. Kahapon pala, nagpunta kami. Ay, ito pala. Ito si ano, Rosel. Yan. Oh. Yes. Okay. Anyway, alam mo ko, idol, si James siya pang unang guest ko kahapon. Okay. Usap kami, kaya nga marami rin na nakapanood. Kaya ang ganda ng tanungan namin eh, mga ganitong katanungan, kakulitan, para lang sumayar tayo. Kasembento. Diba? May naghahanap ng tubo rito. Kasembento. Tubo? Makutubo ka ni Jack. Kasembento. Yung mga nakaalitan mo, isa na si Arnold Clavio, isa na si Baron Geisler. Hindi kasi partner, yung mga basher, alam ko na yan eh, yung basher sa Facebook at sa YouTube, puro fake account yan eh. Oh. Isang tao may 10 account. Makapag-comment lang. Kasi may nagbayad sa kanila para wala lang, manggulo lang. Oh, to discredit mi lahat, kahit ano-ano na yung sabihin nila. Hindi ko papatulan yon. Okay. Pero pag anamba sa akin, taong totoo at may kredibilidad, babakbakan ko talaga yan. Anyway, eto tanong ko pare, kung lulubog na yung barko, isa lang sasagipin mo. Si Baron Geisler ba o Arnold Clavio? Lumubog na sila. Wala kang sasagipin, ha? Wala. Pass! Kasi wala kang sasagipin. Pare, isa pang tanong, alam mo yung t-shirt mo, Fred Perry, ilan ba yung ganyan mo? Ba't parating ka nakaganyan eh, no? Ilan ba yung ganyan? 2,000. Ha? 2,000? Lahat na,
lahat ng klase tig-aanin na piraso. Na Fred Perry. Lahat ng edition nila tig-aanin na piraso. So meron na silang 150 edition. Ay grabe. Oh, 150 na tiga-anim. Oh. Ayun 'yon. Grabe. Nasa condo mo, nasa bahay mo, Mendoz, Green Mendoz. Meron dito, meron sa bahay. Oo. Kung saan-saan. Meron sa kotse, basta ganun may palitan ako. Okay. Grabe pare. Pero mas gusto ko yung Team Kicks. Yun, salamat pare. Mas gusto ko 'yan, ha. Bagay nga sa akin eh. Saludo pare. Oo, salamat. Pagkatapos ng lockdown, papakiwin ko yan. Yan. Hindi, ito po nga. So, Desembento. Ayun, sound effects ka na. Malaking bagay, ha? Anyway, alam ko marami pang politiko ang nag-challenge. Ano yan? Patuloy pa rin yung pag-challenge mo? May pangako ko na yan, Paul, no? Hmm. Sabi ko nga, kahabi nga namin nila break, sabi ko, kasi yung after lockdown, kasi natapos na yung lockdown, hindi naman kaagad-agad may trabaho yung tao eh. Tama. Okay. Ano? So, siguro after lockdown, may mga isang buwan pa, pinrepair na namin yung aming sarili na talagang tutulong pa rin kami. Tulong. Tutulong pa rin kami. Punta, sandali. Babatiin ko yung mga ano. Yeah, okay, bate. Bricks. Yung ano, sa ano yan? Maybe ano, palabasin yung comment. Palabasin natin. Ito, delayed kasi eh. Pag ano eh. Yan. So, yan. Binabati ko si Mel Morgan. Mel Morgan, nandyan niya. Dolor Sorbida, Tambot. Celes Yaun. Glenn Ong, oo. Oh. Magandang gabi, ho. Oh. Ayan, dami. Dami rin nagko-comment. Goko Di Oragon. Mac Pablo, Jonathan Rosal, balik ako manood, nakakaaliw daw. Oo nga. Annalisa Gonzalez, aba, pati yung mga taga Paris, France na nanonood dito ah. Ah, ganun, no? Yung worldwide Desil na to. Desil Tambong, Bautista, best tandem. Mm. Camille Aquino. Oo. Larry S. Balatbat. Ayan, magkamustahin mo sila lahat. Ayan, kinakamusta ko kayo lahat. Okay. Oo. Wala, hindi ako makatanggi sa interviewer eh. Oo, okay. Salamat, idol. Talaga na pinagbigyan mo kami. Hi! Ayun, June Feliciano, mga idol, saludo ko sa inyo from New York City. Actually, may parating akong, ilan sa ako yung biggest parating natin, Bricks? Nako po, yan na, biggest. 1,000. Maraming nagugutom na ano talaga eh, Pilipino. Oh, hindi mo ba ako i-challenge ng bigas? Aba eh, kung itutulong mo, pwede kita challenge, alam mo. Ah, sige, ilan ang kaya mo? Nako po, ayan na! Oh my gosh! Alam mo, idol, sa totoo lang ha, ako... Tagal mo magsalita, ilan ang kaya mo? Teka lang, idol. Explain ko lang, idol. Natutulalayo po siya, eh. Teka lang. Maraming tiga San Juan na nagsusubaybay sa atin, idol. Ayan. Alam mo, ako, sa binibili ko talaga kaya pair, gatas, kalabasa, yan, galing sa'yo, tilapia. Ilan ang kaya mo? Ala, ayan na. Ay, nako, teka na, set up ako, ha? Magkano ba isang kaba ng bigas? 1,000! Hindi, magkano isang kaba ng bigas? 1,000 nga, 1,000! 1,000 lang isang sakong bigas? Oo! Ah, pwede, kala ko mga 2,000 eh. 1,000! Isang libo. Nako, ulit ang kaya natin. Sige, baka pikit mo ako. Ang kaya ko lang, ha? Ang kaya ko lang. Siguro, 20 lang. 20? Wala, mahina. Tumay, 20 no? Lang. Oh, 40 ako. Ha? 40 ako. Aba, 40 ka. Ibibigay mo sa one. Oh, pwede mo nang kunin sa Martes. Aba, palakpakan natin. So, ang mangyayari, 20 sa akin plus 40 sa'yo. Oh, 60 sa ako yan. 60 sacks na yan. Oh. Salamat, idol. Thank you very much. Ayan, pasasalamat. I-repack natin para lahat ulit makakuha. Idol, ito ka talaga. Salamat. Manok! Ilang kaya mo? 20 lang ako eh.
20 ka, oh, basta ako, doble ako ng doble. Oh, so 40 ang sako manggagaling kay Idol FLM na itutulong sa lungsod ng... Oh, yung mga constituent ni Paul Artadi, pambira. Ako lang yung in-interview, dapat ako binabayaran dito. Oh, okay, nagbayad dito. Pasalamat ako sa iyo na... Ah, kaya lang, hindi na ako pupunta dyan, baka mahuli ako eh. Hindi, pare. Alam mo ang ating mahal na Mayor Francis Zamora, eh, ito pa na tao yan. Kung talagang tulong sa pagtulong, wala tayong problema. Sige, sige. O, 40 ako. O, ano pa? 40 ang sako. Maraming salamat sa Idol FLM. Maraming, ano na naman, chan na... Mga taga-sanuan, total, nakikinig na rin lang kayo kung na magtatanong sa ako siya nyo. Yan, yan. May bigas na, kailangan lagyan natin ng ulam. Manok, na buhay. Patay tayo. Uy, kailangan ko tulong mo. Ayan, ang dami na nagtitank you sa'yo. Celes, Raun, FLM, thank you. Oh, manok na buhay. Bakit namumutla ka, Konsyal? Ano, no? Namutla na ako sa'yo, ha? ilan sa'yo, manok na buhay? Ilan sa'yo, manok? Manok? Ayan na. Ito yung sinasabi ko, Idol. Yung manok, ang nakakatuwa ko, nakita ko yung kay Konsyal Cabral. Ay, buhay na kay mo, eh, no? Oh, 20 sa ako kang bigas. 40 ako, then may 60 na dyan. 60 na? Yung ulam. Yung ulam, magkano ba ang isang buhay na manok? Sabihin natin 100 pesos. 100 pesos ang buhay na manok? Magko-compute tayo. Wala nang budget? Hinga natin. Ganito, mas maganda isosurpresa natin ng mga taga-San Juan. Yan, yan ang gusto ng mga San Juan. Kunin mo sa Martes dito yung taya kong bigas. Okay. 40 sa ako. Pick upin mo na. Grabe. Maraming salamat. Ha? Maraming salamat. Ito, ipatingin ko lang. Sunday. Ngingiti si Bricks dito. Bricks, pare. Ikaw ang susi dyan. Ha? Ikaw, Manu, mapatras ko yata. Oo nga. Pare, nagtabas na 20 mil na naman yun. Yung 20 sa ako. Papayat. Anyway, balik tayo sa katanungan. Ha? Ay, nako. Ito, malapit na rin tayo. Mga hanggang last ano tayo. Ito, konti na lang tayo, ba, Idol. Ayun o, sabi o, kasi Idol, dalawa yung distrito ko. Ay, hindi. Dalawa yung distrito ng San Juan. Ako kasi, nasa District 1 ako. May ibang konsihal na nasa District 2. Ano ko na lang, kakatokin ko na lang yung ibang konsihal na mabigyan yung district. Buhay, Spolar Padre. Ayun. Grabe si Idol Leo Marcos. Ang bait nyo talaga. O, sabi ni Hilda Ocampo. Stephen Yoong, Virginia Wee, Jeneline Esguera, Hilda Ocampo, Aisa Kari, Pangkeng C. Velasco, Gian Porton, Boss Paul Kibirap, Perla Baile, Rachel Sese, kaano-ano to ni Victor Sese. Baka kamag-anak, apelido lang. Ano? 10,000 lang. Ano no? Sabi mo sa kanya. Ang 100 na manok, 10,000 lang. 100 na manok, 10,000 lang. Nabigay yun na. Kung magbibigay ka na 1,000 manok, 100,000 lang. 2,000 ako. Ay, grabe. Kaso maglalabas ako 100,000. Brad, sabi ko nga, lahat ng titirahin mo, dodoblihin ko. Ay, grabe. Ngayon, hinamon mo ako bigas. 20 ako. O pick upin mo muna. Yung manok, isurpresa natin sila. O, isurpresa na lang natin yung manok, ha. Pero yan, narinig ko sa boses ni Francis Leo Marcos na 20 bigas galing sa akin. Sa'yo ko nabibilin kasi 1,000 lang eh. Hindi na! Basta, ha? Walang, bumili ka na dyan. Basta yung 40 sa ako, pick upin mo rito. Tapos. Okay. Sige, larga, Idol, larga. Papakita natin yan, no? Para... nakakita nila na ito yung kulang na ibinigay mo talaga. Alam ko, yun nga, sabi mo, wala. Sinusuporta mo lang yung mga politiko, gaya ko. Alam mo kasi, Paul, ang essence kasi ng Mayaman Challenge is hindi yung manghihingi ka sa akin. Okay. Hindi ako magbibigay. Oo. Gusto ko kasi kahit na maglabas ka ng maliit, dodoblihin ko lagi. Kasi ang punto doon, at the end of the day, kumbaga hindi lang ako yung naglalabas, may naglalabas eh.
Yun, oo nga. Nagets mo? Okay. Para ikaw, naglabas ka ng 20 sa ako. Dahil gusto ko talagang tumulong, dodoblihin ko ngayon. Grabe. So, mas marami yung makikinabang. Oo, marami makikinabang. Kasi doon lumalabas, simple lang yung salita, lumalabas yung pagbabayanihan eh. Hmm. Di ba? Totoo, totoo. Pero yung halimbawa, papadala ka lang ng sulat sa akin, pengihan ako nito, ah, wala. Yung sulat mo nakatambak dyan. Hindi napapansin. Wala. Pero yung nagbibidyo ka, parang si Vice Governor, si Jolo. Oo, Jolo. Rebilla. Chinales niya ako. Boss, mamimigay kami rito ng mga ulam, ng mga gulay. Bibili kami ng 1,000 kilo para sa ganitong bayan. Oh. Alam mo, sagot ko, ayun, pinadalang ko 8 tonelada kalabasa. Di parang isang araw yata, puro amoy kalabasa, mga... Oo, nakita ko yung video, kaya yung kalabasa. Anyway, yung kalabasa mo ha, may nagsabi sa akin, masarap daw, masarap. Eh, sabi hindi, ko, partner, puro bagong pitas yan. Oh, naaawa na kasi ako sa Central Catalogan. Yung mga naunang nagpitas ng kalabasa, ngayon nasisira na. Oh. Ngayon yung mga farmer, mahigit 300 hectares pa, ayaw nila lang pitasin. Kasi umaaso sila na makakatapos ng lockdown, eh wala, na-extend na naman. Oh, alam niyo ba mga kabarangay na nanonood, ah, alam niyo nung nandiyan ako pumunta kay Boss FLM, yung nag-donate ng kalabasa na tunetunulada ng kalabasa. Alam niyo anong ginawa ni FLM? Binigyan niya ng pangtanim ulit. Pero mo, yes. Di ba? Ayun, yun totoo. De, tapos yung ito yung dumarating ngayon, binabayaran ko na ng 7 pesos per kilo tapos 3 piso sa bayad sa transportation, so 10. So, kada isang 10-wheeler, nagbabayad din ako ng kulang-kulang kalahating milyon. Kalahating milyon, wow. Kulang-kulang, mga 325,000. Oo. Ganon. Bawat truck. Eh, double purpose eh. Natulungan na natin yung mga magsasaka na nagpakahirap. At the same time, natulungan din natin yung mga kababayan natin nagugutom. So, 2 birds in 1 stone, di ba? Parang ganon. Natulungan natin yung ating mga magsasaka na kahit papano, hindi naman natalo yung kanilang tinanim, kahit nabalik puhunan, at least, meron ulit silang sisimulan. Oh, ayan, may nag-comment, Jairus Ortega, parang humina na si Konsi, umirit na, nataranta na siya sa God. Nataranta na siya. Eh, talaga naman yung nakakataranta. Eh, alam niyo naman mga taga San Juan. Medyo yung aking bulsa rin naman, may katapusan din. Hindi ka nga. Tutulong pa rin tayo. So, ano ko, na-stunt ako dun ha, nagulat ako dun ha, napabenting bigas ako. Idol, pero maganda nga yung iniisip mo nga. Alam mo, yung buhay na manok na yan, eh, surpresahin na lang natin. Kahit may marami, basta may mapakain tayo sa ating mga kabarangay. Pambira. Alam mo, swerte ang San Juan dahil meron silang konsyal na katulad mo. Salamat. Actually, katulad nga nung sinasabi ko, eh tayo magkakaibigan. So, sabi ko, wala talaga itong ginagawa ko is wala akong hindi ako humahalo sa any political agenda. Oo, nga eh. Kasi sinasabi nila, ito idol lang maganda sinabi, Salmo Wilhon. Hehe, salut sa inyong dalawa mga tunay na matulungin sa kapwa. Eh mga tuling-tuli kami. Adik tumulong sa kapwa talaga. Oh, may nagsabi, si Karen Orquillo, mahina si Idol Paul, 4 na sapatos lang katapat niyan. Oo nga naman. Oh, may tumitira dito, oo nga naman. Oo nga naman, sabi niya. Kasi bento. Tapos, pare, salute always, FLM. Pag ano, binabati ko si... Sige, bati mo na. Jesse Takumba, Rachel Sese, Mary May Camille Lampayan, yan, Jorhim Bagotsay Malasa, Olin Garcia, Sel Aguilar Caridad, Mariel Dagdayan, Tita Sel Caridad, yan, asawa ni Corinthians. Eleanor Ramirez, Edward Hill Ganapin, Louis Digito, nice. Micaela Mitch, Apollo Raimundo, at si Sheng Guevara. Ayun. Alam mo, Idol, yung word na poorest of the poor, sa'yo ko nakuha yan eh. Alam mo yung tilapia ko, ayun, dapat nga magbibigay akong tilapia nung nakaraan, eh, binagyo lang eh. So, inoom ko ulit. So, yun, 900 kilos yun. Yun yung pamimigay. Alam mo,
alam mo, may mga basher din talaga eh. Ano mo, sorry ah. Ako, takot ako sa, eh, parang hindi ako sanay na may nagbabash sa akin eh. Kasi ako, totoong tulong lang naman ang gusto ko. Eh, Paul, ganito yan. Yung iba kasi, lagi mo, ito nila, ito, ha? Lahat sila magkaroon, eh, hindi natin pwede. Brad, Brad, pag marami kang basher, the better eh. Bakit naman? Pare, kasi ganun yan eh. Parang yung sinabi ni Winston Churchill. Okay, ano yan? Bigyan mo kami wisdom. O, sige, ano yan? You have enemy, sabi niya. And if you have more enemy, it is good. Why? Because sometimes in your lifetime, you stood for something you know is right. Grabe, lalim. Ano? Di ba? Oh. Alam mo yung basher na yan, pagka binabash ka, oh, ibig sabihin nun may pinaglalabang ka. Yan. At the end of the day, pag napatunayan mo yung pinaglalaban mo, wala, natahimik naman sila. Okay. Mm-hmm. Hindi. So yun ito, yun. Oh, yun nga. Hindi kasi ako, idol, sorry. Yung mga tilapia, ang ginagawa ko, dun ko binibigay sa poorest of the poor. Yes, of course. Dapat. Dapat, pare. Oh. Kasi yung mga middle class, pagpasensyahan na nila, ha? Tama. Pag middle class, kahit hindi mo na natin bigyan kasi kaya pa na niyang makasurvive, eh. Yes, itong oh, ginagawa natin is hindi lang isurvive lahat ng tao, kundi, alam mo yun, isusurvive natin yung talagang wala. Oh, yeah, yeah. Oh. Yung talagang walang-wala. Mm-hmm. And then, pag nabigyan na natin yung talagang walang-wala at may sobra, hindi pwede na rin pakinabangan ng mga meron, di ba? Tama yun. Yun yung point. Yes, yes. Oh. Kasi kung yung mga meron dyan, makikihati pa doon sa pagkain ng walang-wala, makasarili sila masyado nun. Di ba? Oo, oh, tama. Eh, sasabihin eh, constituent nyo rin ika kami. Oh, yun. Yun yun. Oo, oh, sabi. Constituent nyo rin ika kami. Ay, di constituent ka pala dito. Ibig sabihin, taga rito ka sa bayan na to. Dapat maging kabahagi ka sa pagtulong sa ating mga kababayan. Walang wala. Yeah. Eh, meron ka na eh. Di tumulong ka. Ngayon, kung hindi ka tutulong, eh di manahimik ka. Pero huwag mo nang agawin yung para sa bunga nga nung mahirap. Oh, yeah. Palakpakan diba natin. Ay, napalakpak mo. Ito akin. Yan. Nice, nice, nice. Oh. Grabe, no? Ay, no. Pandemyang to talaga. Ayun, marami talaga. Brad, pero tingnan mo doon sa ginawa nating Mayaman Challenge. Okay. Una, yung first ano, yung first 15 days, ang hirap niyan. Mm-hmm. Brad, naka-apat na extend na tayo. Wala pang nangyayaring looting. Wala pa, tama. Oh, sa ibang bansa meron, di ba? Yes, dito wala pang looting. Why? Kasi yung mga tao naghihintay ng mga mamimigay. Kasi, actually, medyo sarcastic ko yung ginawa ko, di ba? Mayabang, mayaman. Yes, kinalembang ko lahat sila. Now, alam mo, yun yung gumising eh, sa diwa ng mga Pilipino na gusto rin tumulong, kaya lang gusto nila may kayabangan din. May kayabangan din. Yan ang ganda. Diba? Yan yung may mga bayag. Sabi mo, diba? Diba? May bayag. So, at the end of the day, dito ang nanalo yung taong bayan. Tingnan mo, pang ilang extended na yung lockdown natin? O, pangatlo, di ba? Apat. Pang-apat. Oh. Mm. But still, oh, survival tayo, di ba? So, ibig sabihin, effective siya. So, nagkaroon ng diwa. Oh, okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Ay, grabe. Kaya nga eh. Anyway, kaya nga, buti na lang merong isang epilogue. Saldong Pisoy, Roda Manabat. Hoy, mabuhay ka. John Alonday, Encarnacion. Rui Calasans, Jairus Ortega, Michelle Perez Calleja. Patin. Reggie Mabalatan, Gian Porton. Oh, mabuhay po kayo. Magandang gabi sa inyo. Swerte nyo, meron kayong isang konsehal, si Konse Paul, ah. Nagpinda nice, ng sapatos yan para maibenta sa inyo, maibigay sa inyo. Ganito yan. Oh. Pag ang konsehal o ang politiko walang pera, oh, hindi kurapos yan. Oh. Ah, oh. Eh, tignan nyo. Noong dinali ko si Kosyan ng manok, medyo nag-isip. Nag-isip siya. Saan kaya ako kukuha ng pera? Okay, pero ayoko naman kasi, idol, na alam mo yun, magsabi ako na hindi ko tutuparin eh. Yun ang ayaw na ayaw ko. Ako gusto, yes, ko, idol, pag nagsalita ako, ginagawa ko. Ayoko yung merong may masa. Konse, yes, alam mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Oo. Oh. Malinis ang pamumuno mo. Bakit? Nawawalan ka ng pere. Pero yung mayat-maya tulong ng tulong, mayat-maya tulong ng tulong, oh, ibig sabihin, maraming pera yon. Siguro. Pare, you will never...
you will never get rich in politics unless you are a crook leader. Tama naman. Diba? Tama. So now those people who become rich because of politics, alam na this. My God. Idol. So, ngayon, paano yung bank account mo? Isisiro mo yan sa pagtulong sa kapwa? O may titira ka rin para sa'yo, siyempre? Wala na. Pangako ko na, idol eh. Tatlong bangko ko, zero na. Oh. Tapos, nung last Sunday, nung isang Sunday, kinausap ko yung mga partner ko, yung share ko sa Design Conic, binibenta ko na. Para itutulong mo? Itutulong ko pa rin. Yun na yun. Grabe. Wala nang atrasan to. Kumbaga, sa akin siguro, may kabuhayan naman kami sa Japan. Kung talagang maghihirap na ako rito, ay uwi ako ng Japan at doon na lang ako mabubuhay. Grabe. At least, once in their lifetime, there will be someone like FLM na humarap dito sa pandemic na to. Eh, paano kung natapos yung pandemic? Tuloy pa rin ang tulong mo? O titigil ka na? Hindi. Titigil ako when everything is going to be normal na. Kasi... Kasi pagkatapos ng pandemic, pagkatapos ng lockdown, hindi naman lahat ng tao may trabaho agad eh. Oo, tama. Marami talaga. So, meron pa rin gutom. Oo. Pero yung... Kaya nga, yung ang kanta na hanggang saan ang yabang ko. Oo. Hanggang saan ang kayamanan ko. Pare, idol, pwede ba magpakinig tayo ng kanta mo dito? Pwede, idol. Pakinig tayo ng kanta sa'yo. Ayan. Ito, maganda to. Sige. Yeah, maganda yan. Hingga natin ang mga kabarangay. Say good PM, FLM, please extend my regards to Bernard Chong. Yes, I will. Yeah, Rachel Sese. Oh, nice. Wilnor Monforte, hindi sila nagsisi na binoto ka, Consi. Yes, that's correct. Yes. Salamat. Santong Pisoy, Roda Manabat, iba ka talaga, Idol FLM, malupit ka. Harangayin mo kami, Boss FLM. Oh, yan lang. Sabi ni Winnie El Pasyon. So, oo naman. Ito si Celeste Kaun. Saludo ko sa iyo, FLM. Grabe, ubos na ang laman ng bank mo sa kabutihan mo at makatulong ka lang sa sambayan ng Pilipino. Ay, galupit nun ah. Actually, yung tatlong bangko ko ubos na, sabi ko nga, last Sunday, Kinausap ko na yung partner ko. Sabi ko, partner, yung share ko dyan sa Design Conic, inyo na. Wow. Tapos yung share ko sa CESA. Meron ako yung CESA, that is Central East Asia Security Academy. Sabi ko, ibibenta ko na rin. Tapos yung share ko sa security agency, ibibenta ko na rin. Tapos, itutulong muli dyan. Paano yung mga kwintas mo? Hindi mo ibibenta yan, syempre. Yung mga milyones mo sa kamay mo. Kung kinakailangan, partner, bakit hindi? Tapos, dalawang sports car. Sabi ko, baka pwede, suluyan nyo ako dyan muna. Ano ba mga sports car mo, idol? Anong sports car ang meron ka? Meron akong Bentley, meron akong Mustang, meron akong R8, meron akong Mercedes-Benz na S500. Grabe. So, meron. Marami naman sasakyan. Oo nga. So, ayun. Tapos, may mga konti pa utang,
At basta, marami ako ipon eh. Magaling kasi ako maghanap buhay, partner eh. Oo nga, i-discarte sa buhay, discarte sa buhay. Hindi, basta gumawa lang tayo ng tama at tumulong sa kapwa. O, di ba? Ganda. Yun ang sikreto ron eh. Alam mo, napakarami, alam mo yun, kumbaga, ang hindi nila kayang lubos isipin is yung pag nagbigay ka ng taos sa puso mo, yung talagang walang halong pagpapaimbabaw. Katulad ng ginagawa mo, talagang binibilang mo muna yung pera mo sa wallet. Oo. Tapos, uubusin. Di ba? Bibilangin mo, oh, ito, ibibigay ko sa mga kababayan ko. Saksi ako dyan, Paul. Hindi kita pinupuri. Hindi kita pinupuri dahil nakikinig, dahil kaibigan kita, nakikinig yung sanuan. No. Because I've seen it. I've seen it na you count your money, you count all your money and mag-iiwan ka lang yata ng barya. And then, oh, ito, tapatan mo to, Mr. Marcos. Hmm. So, ayun, tatapatan ko, doblehin ko naman dahil natutuwa ako. So, yung mga leader na katulad mo, mahirap hanapin yan eh. Oo nga. Kumbaga, once in a lifetime, natutubo yan eh. Oo, salamat. Dami mga magagaling na leader na hindi nabibigyan ng pagkakataong mamuno. Kaya sabi ko, mapalad ang San Juan dahil meron mga katulad nyo. Maraming salamat, pare. Meron mga katulad nyo. Ngayon, ang hindi kasi maintindihan ng ibang mayayaman. Oh, yan, ano? Hindi nila to kayang intindihin eh. Na kapag ka binuksan mo ang puso mo sa pagtulong sa taong bayan, bubuksan ng Diyos yung durungawan ng grasya ng langis sa iyong tahanan. Yan. Diyan tayo. Pare, eto, walang joke, pare. Ito, joke. meron kayo another extra phone dyan? Meron, may extra phone ako. Oh. Punta ka sa browser. Browser, sige. Ayan na. Natin na. Browser. Yan yung sweldo ko ngayong ang cut off 10 eh. Anong pecha ngayon? Today is May 16. Yan yung sweldo ko 6 na araw. Makikita mo dyan. Asan? Browser na ako. Social Blade type mo. Social? Blade. Blade. As in magkasama, Social Blade. Social Space Blade. Ah, okay, social. Ito. Okay. Okay. Click mo. Click ko yung Social Blade, ha? Okay. Okay, papakita natin. Ito, Social Blade Consulting. O, yan. Nakita mo na? Oh, dito. Oh. Oh, i-type mo yung pangalan ko, Francis Leo Marcos. Sige, ta-type natin ha para makita nila. Francis Leo Marcos. Okay, kaya search. Oh. Yung pinakataas. Oh, ayan ha. Ito, sinesearch na natin, checking your browser before accessing. Oh, ayan, pinakataas. Ito, ito may lumabas. Aba. Oh, ay ang lumabas dito, 197 uploads, 1,070,000 subscribers. Oh, yan, yan, yan. I-click mo yan. I-click ko to. Simpleng yes. Malupit, sabi niya. Oh, ito, kinlik ko na. Oh. Makikita mo yung sahod ko ng 6 days nakalagay diyan, $5,000 to $81,000. 6 days. Estimated earnings, tama ba? Yes. Na-cut off na yung May 10 ko pababa, bago na yan. Ah, ito pala yung sinasabi nilang sa YouTube na kumikita ka. Yes. No? Grabe. So, ang kikitain ko na yan, yung bagong cut-off is $81,000. Tama ba? $81,000. Hindi ko makita rito, ha? Nakalagay dyan. Estimated earning. Estimated monthly. Oh, yun. Estimated monthly earnings to $4,800 to $77,000. Yan yung apat na araw ko. Okay, grabe, no? 6 na araw pala. Oo. Wow. So, itutulong mo ulit yan. Yes. Sumwento na ako nung nakaraan eh. Grabe, no? Dito pala yung YouTube. Oo, so, sinasabi ko, subscribers ka. Binigyan ako ng Diyos na ng isang immediately kikita ka na. Alam mo yun? Binigyan ako ni Lord ng instant balik. Yun nga eh. Galing, magaling talaga. Which is 10 times fold. Yes, wow. Paano diba? Yun? Paano ka nag-ano? Sino nagsabi sa'yo? Tanong ko sa'yo. Nung una pa ba, nag-YouTube ka na? No. I started to create my account March 21. Recently lang, no? Oh. Yeah, recently lang. Kasi Facebook ako nagla-live nung humanitarian ko. Eh, for the first time sa history ni Facebook, merong 360,000 na nanonood sa akin. Oh, na live ba? Sa live? Sa live. Oh. Itinake down yun ni Facebook. Nag-relive uli ako. 300,000 plus ulit. Tinake down uli ni Facebook. Tapos pinlock niya yung page ko. Bakit ganun? So, naisipan ko mag-YouTube dahil dyan daw hindi na ba-block. The purpose is para ituloy ko yung challenge ko sa mga mayayaman.
Yun lang yun. To let the people know, oh, mga kaibigan ko. Actually, oh, i-challenge ko lang naman sana mga kaibigan ko eh. Oo. Eh, sabi ko, kahit magsama-sama kami magkakaibigan, di namin kaya sakipin ang Pilipinas. Hindi kaya. Malaki masyado talaga. So, I started to do the Mayaman Challenge inside the most exclusive subdivision in the country. Oo nga. And then instead of receiving loud of applause, I received some... bash. Not bash. Ano? Complain. Complain. From the barangay. And okay. Supuena. Oo nga, yeah. Oh. Pare, idol, meron palang ano ha, ayoko muna sabihin yung sikat na basketball player na maggagawa rin daw sa inyo ng challenge. Pero nagka-problema siya dahil wala siyang makuwang permit para makauwi sa Pangasinan. Pero ready na yung kanyang video. Ano yan? Permit pa pauwi sa Pangasinan? Pare, ang hinirequest lang niya bigas. Sabi ko, pare, alam mo si FLM, pag nagsabi ka dyan, talagang ginagawa niya. Yeah, sige, Consipol. Ilan yung isa-challenge niya sa akin? Oo, oh, challenge kanya, Ilocano version ng Mayaman Challenge. Ayaw ba, pwede yan. Pwede Ilocano. Baka hindi ko lang doblihin yan. Baka tinitrihin ko yan. Aba, ay, malaking bagay sa kanya yun. Tagapangasinan siya, maraming mahirap talagang. Sige. Hindi ako interesadong makilala kung sino siya. Basta i-challenge niya ako. Para sa'yo, sasagutin ko na kahit hindi pa siya nag-challenge. Ala, ayun, grabe talaga si FLM. Oh my gosh, yan. Ay, may nang ano, si Celes Yaon. Wow, kinakilabutan po ako, nakakaiyak po. Lord, bless both of them, Consi Paul Artadi at FLM. Guide them always. God bless you. Sabi niya, no? Iba talaga. Pero alam mo, Paul. Nakakilabot ang pagtulong talaga. Ibang klase. Ang sarap, matumulong. Sarap. Alam mo, mayroon akong ano, na balitaan. Oh. Yung talagang nasapawang ko yung ego. Dahil wala silang maipato sa akin na pangit. Talagang gusto nila ako i-pin down. Ngayon, para nag-gather sila ng mga bayaran na magkunyaring complainant just to catch me, parang ganoon. O paano gagawin mo sa mga ganyan? O yun tanong ko sa iyo. Ala. O paano gagawin niya sa iyo kasi may naririnig ako honest lang ako na may pa-NBI ka daw dahil daw yun dati. Ang tagal na niyan, Paul. Ang daming papalat eh. Ganito kasi simple 'yan. Sinabi nila, pinalabas nila, marami daw akong kaso. Yes. Sa NBI. Yes. Anak ng tinapay, alam naman nila kung nasan ako eh. Oh. Bakit yung nagbanta kay President Duterte, nagpost na sa Facebook na huli? Tama. Oh. Eh, ba't ako nandito pa? Oh, yun nga. May warrant of arrest daw ako. Meron daw akong kaso sa ganito, sa ganito. Andito naman ako, bakit wala? So, wala talaga. Yun. Sina-challenge ko nga sila, anything, bring it in the court eh. kaya lang, yung pagpaplanuhan nila ako, sabi ko nga, basta legal, kung totoo yan, o eto, pusasan nyo ako, walang problema. Oh. Pero yung paplanuhan nyo ako, paplantingan nyo ako, hindi pwede, maraming kukutos sa inyo. Kutos? Masakit ano yung sipa pabalik. Ano ba ang kutos? Paano ba ang kutos? kasi yung kutos, pag-anon eh. pag-anon? Yung pectus naman, parang ito, pero ito yung papalo. Peke? Kumbaga peke. Pectus! anyway, ito idol, sorry, tatanungin na kita, marami nagtatanong kasi alam mo, nung nakabit yung aking, yung humingi akong tulong sa'yo, marami nag-message sa akin talaga na mag-ingat ka kay FLM, ganyan. Alam mo, hindi totoong pangalan yan, Francis Leo Marcos. Idol, para matapos na, ano ba ang totoong pangalan mo? Yama. Ganyan. Yama. Yan na, tinawag na yung sekretary niya. Pare, para matapos sa to. Kunin mo nga yung bagong kulay itim. Idol, yun nga. Dahil sa alam ko, may mga 800 na nanonood sa atin ngayon. Yun lang, matapos sa to na, ano ba ang totoong pangalan ni FLM? Francis Leo Marcos ba? O may iba pa siyang pangalan? De. Kung makikita mo, sinagot ko yan sa PEP. PEP PH. No. Sinagot ko na yan eh. So... paulit-ulit na yan eh. Yan yung mga tanong ng mga reporter na wala sa hulog eh. Oh, sige. Isa lang ang masasabi ko, Paul. Yeah. I don't need to prove myself to any home or to anyone. Yep. First, una, wala akong inutangang kahit sinong tao. Pangalawa, wala tayong nilamangan tao. So, siguro, when they ask me if I am a Marcos, yes, I am a Marcos. Okay. Now, yeah, wag na lang tanongin. Kaano-ano ba yung unang pamilya? Ayoko nang ganun tanungan. It's a privileged communication. Yun yep. lang. Mm. So, wag na nila ako i-connecta dun sa unang pamilya, yung mga nananahimik na pamilya. Then, para sagutin na yung tanong mo, wait lang. Sige. Antayin natin. Okay? Para malaman ng tao, di ba? Kahit ako,
gusto ko rin malaman na ayan, yung katotohanan, di ba? Kasi sa bilib na bilib, maraming tao, alam nyo, pag naglalakad ako at may nakita-kitang gwardiya sa akin, idol, sabi, idol, kailan ka ulit pupunta kay FLM? Idol namin si FLM. Gwardiya, mga katulong, mga helper, talagang ano, sinusubaybayan ka. Oh. Takpan ko lang yung number, baka gamitin siya panluloko eh. Oo, takpan mo, takpan. O yan. Ayos na! Teka, na-delayed tayo. Pero, sige. Teka. O yan. O, nakita mo ninyo na ba? Ano nakalagay? Dito ba maliwanag ba dito? Yeah, maliwanag. Ito na. Ayan o. Oh. Ay, sa passport. Ayan, kita na. Kita na. Ayan, mga kabarangay. O, baka sabihin nila, ano yan, may visa yan, Rad. O, ayan. May European visa yan. Ayan, nilabasan ni Idol yung passport niya. O, o, lahat, pati US visa ko, nandyan. Labas Japan na kamato visa, US visa, nandyan na lahat. O, yun. Hindi daw makita, sabi ni Celis Yaon. Ay, malabo lang siguro. Zoom, di ko nakita. Hindi nung nila nakita, Idol. Oh, yan, yan, ah. Oh, yan, oh. Ayan. Ayan na lang, lisensya na lang. Kasi baka may mag-screenshot, baka mamaya tumawag sa banko eh. Anong information mo? oo nga, no? Tama, tama. Anyway, oh, yan, Francis Leo Marcos, FLM. Grabe, FLM. Oh, yan. Ay, nako. Kahit ano pa name mo. Ayan, si Winnie Passion. Kahit ano pa name mo, FLM. Ang importante, makatulong ka sa mahirap. O, tapos sabi nga ng iba, kahit ako daw si Barabas, eh, mamahalin nila ako eh. Kahit. Dahil ito na tulong. Diba? Idol, sana makababa ka sa San Juan. Alam mo, marami talaga. Alam. Iintay sa San Juan. May 40 pambigas ka na. Hihiritin mo na. Baka mamaya, ma-ano ko dyan, ma-quarantine ako dyan eh. Tutulong na lang tayo, partner. Tutulong na lang. Alam mo, gusto ko mag-personal eh, di ba? Paul, marami talaga, lalo na yung mga naapakan ko yung ego. Oh. They are trying their best to try to, alam mo na? Yeah. After COVID, nandyan ako. After gusto mag-concert pa tayo dyan eh. Sige, gawin natin yan. Masaya yan. Oh. After so, COVID pa. Ha? Mga kabarangay, ayan na, yung mga kakapasok lang. Ayan, nag-challenge tayo dito, live, ha? Nagulat ako, challenge ni FLM eh. Kung ilang kaya kong bigas, dodoblehin niya. Eh, sa totoo po, eh, limitado ng aking access, okay? Eh, nagbanggit lang ako, benteng sako. Ang ginawa ng ating mahal na FLM, ginawa niyang 40 sako sa kanya. So, mga taga San Juan, 60 sacks of rice to be distributed sa aking distrito. Okay, abangan nyo yan. Abangan nyo yan. Kukunin ko sa kanya. Magla-live. Sa Martes! Pwede mo lang kunin. Sa Martes. O yan ha. Martes. Pupunta ako. Kasi linggo ng gabi yung dating nung ano. Naglo-loading sila ngayon eh. Galing ng Rion 2. Oo. Tsaka yung pinamimigay natin bigas, Paul. Oo. Minimum Super Angelica. Wow. Hindi yung basta-basta lang ha. Ito yung masarap. Di ba? Mamimigay ka rin lang, Paul. Bigay mo na yung masarap. Yun. Grabe. At least, papalakpakan ka ng tao. Kaya nga nagugunat sila, yung pinamimigay natin, commercial. Oo. Hindi tayo nagbibigay ng LFA. Idol, mura yun ha? Mura. Di ba? Mura, mura talaga. Oo. Super Angelica yun. Ayos. Masisiya ng mga ano mga kapuspalad kong kabarangay talaga. At abangan nyo lang ako. Alam nyo naman, personal kong inahatid dyan sa inyong mga tahanan. Abangan nyo ako dyan. Ha? O yan, last bati tayo bago tayo magtapos, ha? Isang viewer sa'yo. May isang na-addict. Na-addict daw sila ng mister niya. Kakapanood sa'yo. Oh my God! So, ito nga ko kung pwede pa ito lang. Yung distrito ko, District 1, meron District 2 eh. Mahirap na tumawid doon sa District 2. Kasi nga, sa district ko pa lang, napakadami na, hindi ko na mabigay. Hindi, ako nang bahala sa district to, partner. Nandiyan naman si, ano eh. Ayo, yun. Ah. Sige.
Ah. Ayun, nay, nakikinig. Oh, meron na, no, nakasamahang ko na konsehal. Si FLM na bahala. Ah. Importante lang naman sa atin, makatulong tayo eh. So, ah? Pero idol, ang sorry ah, yung tinutulong mo talaga. Talagang hindi ko maisip ah, kung ako kasi may perang 140 million. Parang ang bigat na ubusin eh. Alam mo yun? Pero ikaw, talagang walang keme-keme o walang ano, tunay-tuneladang bigas, binibigay mo. Eh, iba yung ano, anong pakiramdam pare? Masaya. Masarap na mahirap. Alam mo kung ano yung pinakamahirap mapanalunan? Ano? Yung puso ng tao eh. Kumbaga kasi meron akong isang prinsipyo na hindi kasi ako pala simba, partner. Oh. Hindi ako mahilig magdasal. Ang tanging batayan ko sa buhay, yung tinatawag na Vox Populi, Vox Dei. Oh. The word of the people is the word of God. So kung mas maraming nagmamahal sa akin, mahal na rin ako ng Diyos. Kasi sinabi ng Panginoon yan eh, oh, what you do to those pinakamababang brethren niya ay ginagawa mo na sa kanya. So yun. Yun na yung batayan ko. Partner, kahit maubos lahat, pati itong opisina ko, ibebenta ko, pati bahay ko, lahat ibebenta ko. Grabe ka. Hindi naman ako magugutom sa Japan eh. May pagkain naman kami ron eh. Bahay din kami ron eh. Oh, yan. Ito pare ha. Ito kasamahan ko ha. Si Jun Caridad. Sir FLM, pag tumakbo kayong senador, makakaasa po kayo sa boto ng mga taga San Juan. Mabuhay kayo. Grabe. Senador na ang ano ha. Hindi po. Kahit kagawad, di ko ho pinangalap na magpolitiko. Masyado ho akong pilyo para sa private citizen lang po, private citizen lang. Gusto ko lang talaga akong makatulong. Dahil kung sakaling iukit yung aking pangalan sa kasaysayan ng lipunan, di masaya na ako ron. Yo. Hindi naman ho, sa pamumuliti ko lang yung ano eh, yung pagtulong sa kapwa eh. Tama. Kumbaga, yung bang makita niyo yung anak ko, pagka sakaling wala na ako, patay na ako, oh, anak ni FLM yan, painumin yo natin, pag nakita niyo na uuhaw. Di ba? Masaya na ako ron. Oo. Di ba? Grabe, pare. Ayan ang mga magagaling na pinuno. Ayan, si Paul Artadi at saka yung isang kaibigan ko. Pero, pwede ko bang banggitin? Papatingin ko siya? Okay lang? Ay, okay lang eh. Wala naman tayo. At tayo, wala naman tayong kaaway eh. Sa bagay. So, binabati ko si Jana Ejercito. Ayan. Ayan. Tropa natin yan. Kaya nga sabi ko, parehas akong tutulong sa kanila. Kasi ako naman, wala akong political agenda eh. Sabi ko nga, wonders are many but there is no more wonderful than a true humanitarian act without any political agenda. Grabe, ang lalim nun, pare. Pwede ka i-quote dun. Ang ganda yan. Oo nga, totoo. Pero siyempre, si Jana kasi hindi ako gumagalaw hanggang di niya ako chinachallenge. Pero iba ka eh. Ikaw yung chinachallenge ko eh. Ako chinallenge mo eh. Nataranta ako dito eh. Pero, pare, alam mo, yun, de, sorry ha. Idol FLM, dito live na rin naman tayo. Yung buhay na manok, iniisip ko talaga yan. Siguro, okay. Hindi, pipikit ko na kahit na ano lang, kahit na 500 buhay na manok lang sa akin. Oh, 1,000 ako, basta doble. Ayun ang kinol na ni Idol. O, 500 live na manok sa akin, 1,000 ako. FLM, anak sa kertin. Sabi sinasabi si Bricks, ano? Agunat mo daw. Agunat? Hindi, ano lang talaga. Ah, limitado lang ang ano, limitado lang ang bala natin. Eh, alam yun talaga. Yeah, 1,000 ako. Maraming salamat. Ayun. Ano tayo? Sayote, hindi mo kailangan. Live video? Grabe. Sayote, hindi mo kailangan. Eh, sayote, padala mo na rito sa mga taga San Juan. Eh, kailangan challenge din. Sayote. Para tinolan dating. Tinolangan dating, no? Merong sayote, may bigas, may manok. Magkano ba ang sayote? Magkano sayote? Yun lang, sayote. Dapat sayote, siguro magkano ba 1 kilo sayote? Hindi naman ako napamalingki. Hindi ko rin alam eh. Oh my gosh. De, buhay na manok, gawin nilang manginasal na lang. Manginasal. Pero ano talaga to? Buhay talaga itong ibibigay? Paano kaya yun? Buhay! Buhay yung bibili natin. Buhay, para sa taytay. Sa taytay, nakita ko yun. Para ha? Si Ao. Live, nabibigay ng buhay na manok. Oo. Oh. Ayan ako, pinikit ko na talaga. Alo, labas, ano na rin ako, labas pato na. Labas pamato na ako. Ako ano, kailangan niya ng storage. Kailangan mo ng storage para sa manok. Storage sa buhay na manok, no? Oo, kailangan mo. Kasi dadalhin dyan yung gabi. Madaling araw dadalhin sa'yo yan. Ay, hindi, kakausap tayo ng barangay captain sa aking lugar. Doon natin ipapalagay sa basketball court muna kung ano. Grabe. Ayaw, pwede yan. So, ang ano, ulitin natin, recap natin. Sa bigas,
Nag-dare sa akin si Idol FLM kung ilan kaya ko. Nako, napapikit ako. Ngayon lang ako nagbigay ng ganito. 20 sakong bigas at dinoble niya, 40 bigas sa kanya. So, 60 sacks total. Tapos, anak naman, ang sabi ko, ilan ba sabi ko? 500! 500 na buhay na manok sa kanya. Gagawin niya ang ilan? 1,000. 1,000. So, ang total noon, 1,500 na buhay na manok. Hand yes! Ni Concielo Artadi at FLM Francis Leo Marcos. Palakpakan tayo, pare. Grabe. Wala na, ha? Hanggang ito na siguro yung katapusan. Kaya na! Kaya na. Naku, alam mo, napasubo talaga. Pero, kaya na! Tayo na. Magbibenta na lang ako ng ano ko. Damit ko, pati sapatos ko, ibibenta ko na. O, pati na tayo. Pati na tayo. Angeli Gayunan. Ah, tama ba? Gayunan Pabika. Wawa talaga si Consi Paul. Ayan na. Mel Morgan. Jocelyn Giacomo. Angeline Ramos Torio. Oh. Christine Buena. Jang Sakal Elago. Chris Alipio Dispo. Rachel Sese. Mario Cuerpo. Oh, ikaw na. Ayan na, ayan na. Batiin rin natin. Ayan na. Ito, yung nga, si Jun Caridad. Ang mga senador nagtatago ngayon. Si FLM ang lumabas para sa mga taong nangangailangan. Lalo na po dito sa San Juan. Iba ka talaga. Consi Paul, sabi niya. Wow, ang lupit mo, FLM. Idol talaga ka ng karamihan. Talagang ano, appreciative. Yan yung mga... Subukan mong wag ibigay yung mga manok dyan at saka bigas. Basher na natin yan. Ayun nga. Yan tayo. Ito na tayo ngayon. So, kailangan ito pa rin natin. Pinag-usapan natin. At pakita natin na talagang dumating ang ating sila. Diba? Lagot ka, Paul. Pag hindi dumating yung bigas at manok mo, basher mo lahat yan. Ay, nako. Kaya nga. Ito na tayo. Kaya mag-iisap tayo, ha? Tapos. Kaya napakaswerte nyo, mga taga San Juan. At ito, ano na, gabi pa. Gabi. Ronnie Topila, shout out mga idol ng Kuwait, Buboy what? Toreda. Oh, ayan. Dennis Aiza Mela, Mary Diaz, Rosie Rosal, Yamna Mihira, Sanjo Rosal, Makmak is watching, Archico, Baguio Pedro, Jeric Ramirez. Magandang gabi po sa inyo, mabuhay po kayo lahat. Lahat ng mga taga San Juan. Maraming salamat po sa inyo. Idol, ito si Cecil, ano sabi niya? Baka pa niyo naman si Consi Paul, mga mayayaman sa San Juan, sabi niya. Oh, labas pamato na tayo. Partner, sabi ko nga, magugunap na yung mundo. Hindi nila madadala yung kanilang kayamanan sa langit. Tama yan. Maguguna mundo, hindi natin madadala ang ating kayamanan. Yes. Kung hindi, itulong na lang natin sa kapwa. Yes. Alam mo kasi, may prinsipyo, Paul, na ano eh. Sabi ko nga, more of those businessmen, 3%. They are using people to love money. Oh, totoo. But, alam mo ba na people are made to be loved. Ano, and ano, money are made people to... are... No, sabi ko, people are made to be loved. People are made to be loved, yes. So. And money are made by the central bank to be used. Oh, to be used. So for God's sake, use your money to love people. Uh-huh. Don't use your people to love money, pare. Galing. Nice words, pare. Buhay na manok! I-challenge mo yung mayayaman dyan. Kahit na sayote at bechin na lang yung kanila. Sayote, bechin, no? Para isang tinola na sa isang bahay. Ay, grabe. Matutuwa sila. Matutuwa. I-challenge kaya natin si Mayor. Sayote lang. Si Mayor. sabihan ko. Mayor. Challenge ka namin. 1,500 piraso na sayote. Oo. Dakuha tayo sa farmers. Diretso na tayo ron. Tingnan ko si Mayor. Samahan na rin ng luya at saka bechin. Para talagang pag inabot mo, bigas, buhay naman, oh. May kasama sayote at saka bechin at luya. O di happy yung tao nun. Pinagtulungan ni FLM, Mayor Francis Zamora at Consial Paul Artadi. Di ba? Ang giting ko sa kanya sa Lunes. Sayote lang kamo sa kanya. Sayote luya at saka bechin. Oh, happy ba kayo nun, mga kababayan? Palakpakan talaga. Kompleto na yan, ha?
natupad na ang kulong. Talaga, matutupad pa. O anyway, ito na tayo. Pagtatapos na tayo, idol. Alam ko marami ka pang gagawin. Muli. Buti alam mo. Oo. Oo mo sa aking interview. Yung mga hindi mabibigyan ni Consel for Artabi, mag-comment kayo sa YouTube channel ko para kumita naman ako. Ayun, ayun, balik natin. Tulungan natin sa subscribe. Joke lang! Oh, anyway, ayun, paalam na tayo. Idol, maraming salamat ha. At patuloy kang ibiyayaan ng Panginoon at protektahan at marami ka pang matulungan, pare. Saludo kami sa iyo. Tulong tayo sa kapwa natin ha, lalo na ngayon. Maraming salamat din sa oras na binigay mo sa akin. Thank you. Sarap ka lang kakulitan ng mga taga San Juan eh. No? Yes. Pagkatapos, dalaw ka ha. Okay, sige. Okay, partner. God bless you all. God bless you. Thank you very much. Thank you. God bless. Paano ba ito patayin, Rix? Di ko alam eh. Leave meeting. Salamat. Binabati ko kay lahat. Good night, everyone.